Good morning mga Repa Pips. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So nandito tayo ngayon guys sa Matis Bike Shop. So lumipad na sila ng pwesto nila. So nandito na sila guys sa Dalandanan Public Market. Ayan, malapit na to sa MacArthur. Hindi kagaya dun dati, medyo malayo-layo pa siya sa MacArthur. Napakadali ng puntahan nito. Pwede na kayo sumakay ng jeep. Ayan. So magbabike check tayo dito guys ng kararating lang at mainit-init at malupitang mountain bike. Yan ay ang Pinewood Hero RS. Ayan. So wala na tayong intro-intro guys. Simulan natin ang bike check nito. Ayun na mga Repa Pipso, napakaganda na itong bike na to guys. So mga naghahanap ng malupitang mountain bike dyan, yung mga hindi na kailangan palitan ng pyesa, so tamang-tama sa inyo ang video na to. So ang sisimulan natin ang bike check guys sa kanyang frame. So by the way, highway guys, ang mountain bike na pala na to ay tumitimbang ng 13.8 kg. So okay na din to guys. Hindi na siya ganun mabigat, hindi na rin siya ganun ka gang. So para sa akin, nasa tama lang yan. Nasa sweet spot nga nila, sabi nga nila. No? At ang ating frame guys ay size 17. So kung hindi ako nagkakamali, that is medium. At itong ating binabike check guys ay 29er. Yan, no? So para sa mga medyo matatangkad dyan, tamang-tama sa inyo ang mountain bike na to. Ayan. Ang frame natin guys ay smooth welding. Makinis pa yan sa mukha ko. Ano? Oh, di ba? Sarap imasin niya, no? At syempre, naka-ICR yan. Kaya lang, guys, isang piraso lang. Ano? Isang piraso lang yung ICR niya. Tinahanap ko, ayun, meron dito sa ilalim ng external. Ayan. So, pwede mo naman butasan niya. May nabibili naman para may convert to sa internal cabling. Ayan. At syempre, ang ating tatak na pine wood ay water decals. Ayan. Ang ganda ng kulay ng ano natin, no? Nung tatak na pine wood. Then, pa-curve dito sa may bandang taas, pababa. Ayan, spaghetti pababa. At tapos, ang shape ng downtrim natin, guys, medyo, ano rito, rectangle. Then, pagdating dito, rectangle din, kaya lang alternate sila, guys. Nandito yung mahaba, tapos ito naman, nandito yung mahaba. So, alternate sila. Ayan. At dito sa top tube, guys, syempre, hindi mawawala ang salitang warning. Magbasa muna bago tayo mag-bike. At yung kanyang model na Hero RS, medyo meron tong ano ba tawag doon, texture. Ayan o, na water decals. Yan. At syempre, yan ay triple batted 6061 frame. So, tatlong puwet ang pwedeng umupo rito. At base sa aking pagkakaalam guys, mas maraming batted, mas matibay. So, by the way, highways, yung batted nga pala guys, para yon sa mga dugtungan, yung mga tube. Yan, pampatibay yon guys. Oh, smooth welding, oh, ganda oh. At may maliit dito na pa-triangle. So, support yan guys dito sa ating seat post. Yan. At yung kanyang seat stay guys na ibaba, binaba dito. Yan, nagkagalit si top tube sa kasi seat post. Tapos yung pagka-gray niya guys, parang may glitters effect, may shining, shimmering effects yun, no? Ayan. Pero yung black niya, glossy black lang. Ayan. Dito walang bridge. Ang laki ng clearance nito, guys. Eno, pasok pa yung daliri ko. Pasok pa. Tapos ito, ang layo. So kung gusto mo siguro gumamit pa ng 30 na gulong kung mayroon man, pwedeng-pwede, guys. So, ang laki ng clearance. Ayan. Dito din sa chainstay niya, guys, ang laki pa rin ng clearance. Eno, ang laki. Tapos meron siyang bridge na maliit lang. Maliit lang yung bridge niya. Ngayon, total, isa lang ang internal cabling natin. Wala kang makikita dito ang stopper para sa kable. Kasi, ayan, habang buhay na yung single. O, di ba? At ang ating chainstay, guys, eto na ang pinakamalapad na chainstay na nakita ko, guys, sa aking pagbabike check. Nasa 2.5 inches yata ito. Inches, eh, no? Inches. Ayan. At dito may pine wood, water decals yan, makapal din to guys, talaga promise ang kapal. Ayan. At syempre meron tayong dropout na papalitan niya, no, diba? At ito interesting guys, dalawa ang lalagyanan ng ating malamig na beer. Ayan. Isa rito at isa rito. Uy, pwede na adjust. So kung gusto mo na mataas dito, kung gusto mo na mababa,
dito. Palagay ko yung mga naka 1 liter na water bottle, dito kayo maglalagay ng cage. Tapos yung mga naka 650 ml, dito yan, dito. Yan. So ang galing, oh. Ito yung kauna-unahan natin na bike na nakakita ng ganito na lalagyan na ng ating malamig na beer. Ayan. At dito tayo guys sa upuan niya. So, ang upuan niya guys, ang haba ng hiwa niya at may kanal. So, sisingaw ang utot mo rito at dadaloy ang ihi mo dito pag naihi ka. Ayan o, laki o. Oh. Eh dito ngayon, pwede rin dito sumingaw yung utot mo. Pero yung ihi mo, dito talaga tutulo yan. May tatak na pine wood, ang lambot ng ating foam, saka manipis lang siya guys. Ayan, ang nipis. Ayan o. At ang ating saddle guys ay alloy, alloy lodi oh. Ang ganda lodi oh. Ano to? Feynman ang tatak. Ayan, ball bearing type pa siya guys. Walang problema diyan, matibay naman 'yan eh. Basta sanay ka lang mag-alaga. At syempre ang ating seat post ay 31.6 mm, 350 mm ang haba na may tatak na pine wood, made of alloy 'yan. Medyo may konting setback siya guys. Ito. Ayan, may konti siyang setback. At syempre ang ating seat clamp ay made of alloy din guys. Wow, ang ganda ng design niya. Hindi ko alam kung mataba to o arrow eh oh. Oh, diba? At dito tayo sa main event. Hello? In the main event. Ang cogs natin guys, tingnan natin ang tatak. Ang cogs niya, hindi natin mabasa guys, hindi tayo nakasalamin eh. Sunshine SZ. Yan, sunshine after the rain. Bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Speed, ang dami. Hindi ka mabibitin dito, guys. Yung binti mo ang mabibitin dito. 11 to 50 teeth. 11 ang pinakamaliit, 50 teeth ang pinakamalaki. Binti mo, guys, talaga ang susuko rito. Hindi yung cogs, ang dami. At, syempre, malupitang Diore 12 speed na may clutch. Ayan, oh. May clutch yan, no? Oh, diba? Ang ganda ng Diore dito, guys. Oh, ang laki nito. Tapos, oversize ang kanyang pulley. Nakita nyo naman, no? Pulley! Yung tension pulley niya sa yung guide pulley niya, guys, talagang oversize. Hindi ko lang alam kung silvering to, guys. Yan. Hindi pa ako nakapagbaklas niyan, eh. Ayan nyo, pag may naging kaibigan tayong Diore, babaklasin natin yan. At ang kadena natin, guys, why? BN. Ayan, na meron pang ano, grasa-grasa. Ayan, yung grasa sa galing sa factory eh. At ang ating crank arm guys, ay Pro Wheel MPL. M lang ang alam ko dyan, mountain. Hindi, joke lang. 170 mm, made of alloy, ang lapad oh. Ayan, hollow tech tayo guys. Pasok, pasok, walang labasan, puro pasok lang. Ayan, removable chainring. Ang ating chainring ay 34 teeth. Made of bakal. Kala nyo, alloy yan. Eh, bakal yan. Bakal. Hollow tech. Siyempre, dito tayo ngayon sa kanyang, ano ba tawag dito? Yung hubs. Ayan. Tingnan natin kung may tatak yung hubs niya, guys. Tuwad tayo, tuwad. Ayan. Mukhang, ayun, Novatec, guys. Nakikita nyo ba? Novatec ang ating hubs. Hindi ko malaman kung anong model, pero baka sa harapan makita natin. Alloy yan guys. Seal bearing, Lodi. Ayan, bakal ang ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Ayan, syempre. At ang ating rims ay 6061, made of aluminum na may tatak na pine wood. Ayan, kung hindi ako nagkakamali guys, ang pine wood, ano yun eh? Palochina. Biglang gano'n, no? At ang gulong natin, guys, oy big time! Continental Race King. Sana all naka-continental. Na 29 by 2.20. At dito tayo, guys, sa kabila. Tingnan natin kung ano model ng ating Novatec Silvering Hubs. Novatec D761SBT. Ang haba. Ayan. Basta Novatec yan na Silvering Quick Release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na gawa ng pine wood. Made of 6061 alloy. At ang gulong natin syempre ay Continental Race King. Ayan. At dito tayo ngayon guys sa rotor. Uy! Shimano
ang ating rotor. Kita nyo naman, may sticker, oh. Ayan, oh. 160 millimeter, made in Malaysia. Resin pad only. Ayan. Ito yata, guys, yung Shimano MT200 na caliper. Ayan, oh. Oh, diba? Tapos, naka-post mount ang ating suspension fork. Ayan, ang ganda, oh. Shimano MT200 ko, guys. Tapos, yung suspension fork niya, guys, ay uding. Ganda. Uding, oh. Uding. Alloy ang ating lower. Tapos ito, sticker lang to, guys. Alloy ang ating arc. Yung stanchion niya, guys, 110 mm ang haba. 32 mm ang taba. Na merong rubber indicator dito. Yung pagkaka-bounce, bounce, bounce mo. Ayan, no? At syempre, ang yung, ano ba tawag dito? Yung arc, o yung crown, ay alloy din. Ayan. Syempre, meron siyang fine tuning, guys. Tama ba ang ating term? Fine tuning. Hindi siya on off lang, ha. Ayan. Manual lockout siya na may fine tuning. Yung iba kasi, guys, close open lang. Ito pwedeng half, pwedeng 1/4, pwedeng 1/8. Bahala ka kung anong gusto mo. At syempre, ito ay at air fork. So dito natin ilalagay or dito natin bobomba ng hangin ang ating air fork. Ayan, ganda nito. Syempre, ayan, by the way, highways, guys, habol natin. Ang ating head tube ay tapered. Ayan, oh. Ayan, tapered. Hindi ko nga lang alam, guys, kung anong size nito tapered na head tube. Na yan. Ayan. Dito tayo ngayon sa cockpit, guys. Ang ganda nito. Oh, napapasayo tayo dun sa kantahan, ano? 85 mm ang ating stem. Habang sumasayo tayo, magbabike check tayo. 85 mm ang ating stem. Made of alloy na pine wood. Siyempre, yan ay kamao stem. Ayan, may pangalan na tayo sa stem na yan. At meron siyang dalawang spacer. Isang 10 mm at isang 5 mm. Ayan. Ganito ang gusto kong dust cover, guys. Flat. Ayan. Kasi yung akin nakataas. So kung akin to, ibababa ko pa to. Ayan. At syempre, Neko ang ating headset. Ayan. At ang ating handlebar, guys. Ayan. Naka-back sweep. Kitang-kita nyo naman sa video, ha, guys. Naka-back sweep yan. At naka-low rise. Hello? Low rise yan. Na syempre, gawa yan ng pine wood. Made of alloy yan. 720 mm ang haba. Ang haba nito, guys. Ayan. At ang grip niya, guys, sarap hawakan. Goma to. Lambot. Ang lambot. Ah, kasi meron siyang ano, yung mga bilog-bilog. Yung parang sa octopus. Ayan, oh. Meron siyang lock. Alloy yung lock niya na may tatak na sagmit. Yung end cap niya, ito. Kasama na nung grip. Ayan. Ang ganda. Siyempre, guys, kagaya nung sinabi ko dun sa caliper, ang lever natin ay MT200. Shimano yan. Ayan, no? At ang shifter natin ay Biore. Tingnan natin kung mayroong indicator. Wala, guys. Wala indicator. Kakabisaduhin mo lang talaga siya. At syempre, guys, sa kabila, wala. Wala kang makikita na kasi single yan. Ayan. Hindi yan ready to mingle, guys, ha. Single lang yan habang buhay. Ayan. At dito tayo, guys, sa kabila. Yung ano niya, caliper dito sa kabila, guys, naka-post mount din nandito sa loob ng frame. Ayan, ano. Medyo ano siya, maluwag, madaling tanggalin at maling magbaklasin. Kasi nakauso dito yung, ano ba tawag dito? Chainstay. Ayan. Siyempre, ganun pa rin, Shimano na rotor made from Malaysia. Ayan. At ito yung kabilang side ng crank arm natin, Pro Wheel MPL na Hollow Tech. Ayan. So mukhang palagay ko, wala na ako nakalimutan dito, guys. Sulyapan uli natin. Ang ganda nito, guys. Promise. Ayan, oh. So, ayan, guys, ang ating bike check video ng malupitang Pinewood Hero RS. Ayan, magugulat kayo sa presyo, guys. Ang halaga nito ay 25,000 pesos lang. Kita nyo naman, naka-Diore, naka-MT200, naka-one bike ka. 12 speed. Kita nyo naman ang mura nito, guys. Promise. Ayan. Ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link, at Google Map sa mga gusto mag-avail nito ating pinike check na mountain bike. And by the way, highway, guys, tumatanggap sila dito ng home credit. Ayan, bukod sa cash. So, marami pa sila dito ng bike, guys. Napakadami. So, look, kapag abubukas lang nito, ayan, o.
Tanda ko yun. Yan. So meron din sila mga helmet and accessories. So hanggang dito na lang guys ang ating video. Siyempre huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo guys kung ano masasabi ninyo dun sa ating Pinike Check na Pine Wood. Yan. Road to 7,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!